Super Morning, mga batang Superbook! I am your super host for today, Ate Likey, for Superbook Academy. Naku, curious ba kayo kung sana naman tayo dadalhin ng panibagong adventures nila Chris, Joy at Gizmo? Ako rin! So ano pang hinihintay nyo? Tawagin nyo na sila Mommy at Daddy at sabay-sabay manood, matuto at sagutin ang challenge questions dito sa Superbook Academy. Nahatid sa atin ng walang iba kundi ang best friend nating robot. Sino pa ba? Edi si Gizmo! Gizmo, take it away! Destinasyon, sinaunang lungsod ng Babylonia. Info scan, tapos na. Kumusta? Ito si Joy. Salamat sa pagsama niyo sa paglalakbay namin nila Chris at Gizmo papunta kay Daniel. Talagang nakakatuwa yun. At dahil sa lagi kaming tumatakbo, hindi ko masyado nakita ang lungsod ng Babylonia. Sayang talaga, dahil kilala sa buong kasaysayan ang kagandahan ng lugar ng Babylonia. Naging abala ako sa adventure namin para makita ang Babylonia, makikita pa rin natin ang ilang lugar noon ngayon. Inabando na ang lungsod na yon 2,000 taon na ang nakaraan. At natagpuan ng mga archaeologists ang sinaunang lugar ng Babylonia sa bansang Iraq. Alam mo ba kung ano ang archaeology? Tama! Yun ay ang siyentipikong pag-aaral sa nakaraan natin sa pamamagitan ng pagtuklas at pag-aaral sa mga bagay mula sa sinaunang panahon. Ito ang lugar kung saan nila nahukay ang lungsod ng Babylonia. Maraming mahalagang bagay silang napag-aralan dito. Naalala niyo ba nung lituhin ni Chris at Gizmo yung mga gwardiya para makapasok ako sa loob ng palasyo? Nasa ibaba lang yun ng sikat na Stargate. At natagpuan yun ng mga archaeologist. Inilipat ang gate na yun sa isang museo sa Berlin. Nakikita mo ba kung gaano kaganda yung mga batong ginamit? Makintab na asul! 47 feet ang taas ng gate! At 100 feet ang lapad! Tingnan mo yung disenyong ginawa nila. Mga larawan ng dragon at aurochs. Ang aurochs ay isang hayop na kahawig ng toro. Isipin mo kung gaano kamangha-mangha yung larawan ng mga hayop habang nakatingin ka dun sa gate. Ang processional way ay isang malaking kalye papunta sa Stargate. May magandang pader ito gawa sa pinakintab na bato. Pero imbis na mga dragon at toro, larawan ng leon ang nilagay nilang dekorasyon. Mga leon! Sobrang nakakatakot naman yun! Bata pa lang si Daniel nung kunin siya mula sa tahanan niya sa Huda para maglingkod sa Babylonia. Pinakamatatalino at magagaling na bata mula sa Israel lang ang pinili ng mga taga-Babylonia. Alam mo ba magkatulad kayo ni Daniel? Bago siya kinuha sa pamilya niya, alam na niya ang tungkol sa Diyos. Bata pa lang siya, nag-aaral na siya tungkol sa Biblia. Gaya ng ginagawa mo ngayon at yung natutunan niya nung bata siya, gaya ng natututunan mo ngayon, ang nagbigay sa kanya ng kaalaman at karunungan para tumawag sa Diyos sa pinakamalaking pagsubok sa buhay niya. Sa adventure namin yon, nakilala ko si Dario. Nagsimula siyang mamuno sa Babylonia nung sakupin ito ni Cyrus the Great. Sa loob ng 2,000 taon, maraming istorya ng sumulat tungkol kay Haring Cyrus at sa paghahari niya. May 2 mahalagang bagay ang natuklasan ng mga archaeologist na dumagdag sa kaalaman natin tungkol kay Haring Cyrus. Ang isang ito, na tinawag na Cyrus Cylinder, ay may nakaukit na mga salita sa paligid. Ang sinaunang sulat na ito, na cuneiform kung tawagin, ay nagsasabi tungkol kay Cyrus ayon sa sarili niyang salita. Ang artifact naman na ito ay ang Nabonidus Chronicle. May nakaukit na mga salita din dito. Gaya na nakasulat sa Biblia, nakasulat dito ang kasaysayan kung paano sinakop ng Persyang Babylonia. Ito pa ang isang kamangha-manghang bagay. Sa Biblia, sinabi ng Diyos sa propetang si Isaias na ang maanak ni Huda ay kukunin ang Babylonia bilang bihag. At si Daniel ay isa sa mga anak ng Huda. Sinabi rin ng propetang si Isaias na magiging makapangyarihan si Cyrus at gagamitin siya ng Diyos para iligtas ang mga anak ng Israel mula sa pagkabihag nila sa Babylonia. Pero ito ang pinakamaganda sa lahat! Sinulat ito ni Isaias tungkol kay Cyrus 200 taon bago pa ito mangyari.
Alam na ng Diyos ang lahat ng yon bago pa mangyari. Na masasakop ng Babilonya ang Huda at mapupunta si Daniel doon. At sabi ng Diyos, matagal na panahon bago pa ipanganak si Cyrus na ang haring ito ang sasakop sa Babilonya. Alam ng Diyos na si Dario ang mamumuno sa bansang yon. At darating ang araw, magiging magkaibigan sila Dario at Daniel. Alam din ng Diyos na ililigtas niya si Daniel sa mga leyon sa harap mismo ng hari. Gaya ng alam ng Diyos, napatuloy itong ikukwento ng mga historians at archaeologists sa loob ng ilang libong taon. Ang galing, di ba? Okay, tingnan natin kung anong natutunan niyo ngayon. Ang kwento ni Daniel at mga leyon ay nangyari sa A. Jerusalem, B. Babilonya, C. Ehipto, o D. Ur. Ang tamang sagot ay B. Babilonya. Sino sa mga haring ito ang nag-utos na itapon si Daniel sa lungga ng mga leon? A. Haring Nebuchadnezzar, B. Haring George, C. Haring Darius, o D. Ang Lion King. Ang tamang sagot ay C. Si Haring Darius. Saang bansa nahukay ng mga archaeologist ang sinaunang Babilonya? A. Iraq, B. Ehipto, C. Inglaterra, o D. Estados Unidos. Ang tamang sagot ay A. Iraq. Ang superverse natin ngayon ay awit 37:5. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang buhay mo, magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Hanggang dito muna ang adventure natin! Ang tanong na iiwan ko sa inyo, tama pa rin ba ang pipiliin mong gawin kahit na mahirap? Ito si Gizmo! Ow! Oh! 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 Andiyan na pala kayo. Napaisip kasi ako sa question ni Gizmo kanina eh. Sabi niya, will you still do the right thing even when it's difficult? Kayo, mga batang superbook, anong gagawin niyo? Gagawin niyo pa rin ba ang tama kahit mahirapan kayo? Nakita natin sa buhay ni Daniel that he was not afraid to stand up for what is right. And the Lord was with him. Kasi gusto ni Lord na gumagawa lang tayo ng mga bagay na tama because the Lord hates injustice. So it is my prayer, mga batang superbook, that you grow to be bold like Daniel and you always choose what is right in the sight of the Lord. Sana ay marami kayong natutunan sa episode natin today. And if you want more Bible facts and trivias and even games, you can download our Superbook Bible app over at Google Play Store and Apple Store. So, paano ba yan? See you next week, mga batang superbook. Bye!